Hello everyone, hello Aces, papunta tayo ngayon sa Kmart, one of the best establishments na nakita natin sa Australia kung saan mapapamiss mo ang department store at ang best budget plaza. Ayan. Of course, nandito tayo sa section kung saan titingin tayo ng mga magagamit natin sa bahay. Yung mura lang, budget friendly muna tayo ngayon kasi madami pa tayong bills na dapat bayaran at may tuition fee tayong pinag-iipunan, syempre. Okay, sa area na ito, kung saan makikita natin gamit sa kusina, yung request ni Ma'am Giselle sa amin, titingin daw kami ng mga gamit sa kusina. Ayan, on this area, makikita natin, and $10 for just sushi making kit na ba yun? Ayan, sabi ko, napaka-affordable. Tingin-tingin lang tayo ng mga sale. For this area, ayan, we have yung mga 1.75 na tasa. Wow, $3, sa lalaki na ng mga yan ang titibay. Di gaya sa Pinas, yung iba, pagkahawak mo, nawawala na yung handle nila. And of course, we are also trying to see things here. Kagaya ng mga utensils natin, ayan, for just $2 to $4, meron na tayong mga kutsara dito. Ayan, favorite ni na mother. Ito legit po ha, hindi kagaya dun sa ibang nabibili natin. No? Kapag nag-prito tayo, alis ka agad yung itim. Ito, non-sticky pan. Ganito ang gamit namin sa bahay. It costs lang ng $5 to $25. Depende sa laki, depende sa bigat, of course. Mag-invest na tayo ng mga ganito, mga gamit natin. Siyempre, para matibay. And of course, yan, kakabili ko lang nito, yung parang bento box. Yan, napaka-importante, nakahiwalay yung sa mga food natin. Siyempre, para less rice na rin, if ever. And of course, tumingin-tingin din kami as preparation for the winter. Kasi po, today will be an autumn season, then pa winter na dito sa Australia. Ayan, nakita ko yung jacket na to. I really love this one, $40 lang siya. Imagine what's just 1,700 plus. Kung bibili ka nito sa Pinas, tumingin ako, it range from 3,000 to 4,000. Dito, ayan, daming mura, daming magaganda. I miss department store. Punta ka dito kapag may mga sale, much better. Ayan, tingin-tingin na tayo. On my next vlog, sa mga susunod na panahon, titignan natin kung ano yung ating mga winter-inspired outfit na mabibili sa murang halaga, syempre. Doon muna tayo sa murang halaga ngayon. Bawal muna tayo doon sa mga paalta o mga pasosyal. Tipid tips lang muna tayo. And of course, ayan, $59. Yan na yung malaki talaga. Yung feeling mo mga Korean star ka na. Parang nasa Korea ka na noon. Pasyal-pasyal lang. Kasi ito yung mga highly recommended kapag malamig dito talaga. You need to wear a lot of this one. Okay? Then, para sa area na to, ayan, silip-silip tayo ng $15 na cardigan. Legit na cardigan po ito, ha. Ito yung mga magaganda talaga ang quality nila. Tsaka, magbibigay na sila ng warmth sa iyo talaga. And $15 lang. Minsan punta tayo doon sa mga may sale area. Pero, for this time, hindi muna, syempre, ipon-ipon muna tayo. Ayan, mga jogging pants. Napaka-essential talaga nito pagdating sa Australia. And of course, sa men's section, ayan, daming jacket, daming t-shirt. May nakita pa nga ako dito na $8 lang. Ayan. Then, meron din tayo ditong mga white t-shirt. Alam naman natin yan, favorite ko white t-shirt. $3 lang po. Cotton na talaga. Ang ganda. Then, beware lang tayo sa mga sizes dito kasi mas malaki ang kanila mga sizing. Kaya ayan, tingin-tingin tayo. Ito ang mga next target ko, mga jogging pants. Kasi sabi ko, napaka-essential ng jogging pants dito sa Australia during summer and any season talagang magagamit siya. And of course, tingin-tingin na rin tayo ng ating mga pang-winter outfit. Siyempre, mga OOTD natin, wag natin kakalimutan niya kahit winter. Yan, may mga jacket sila. Yan, affordable talaga yung mga jacket dito. Tsaka pang winter talaga, tested na. And of course, dito ko ma-appreciate yung mga boots. It's my first time dito. Siguro gagamit ng mga boots na ganito. Ay, sa Philippines, it's a big no-no kung magbo-boots ka. Natatawa nga ako eh. I really love the color yung mga brown kasi sobrang lamig po. Usually kasi naglalakad lang kami. We don't have our own car, of course. Ayan. Lakad-lakad lang tayo dito, kaya kailangan safe pa rin yung ating mga paapuhunan po dito, mga paa natin. Ayan. They have also shoes, $30.
Ayan, napaka-affordable even ng mga shoes nila dito. And of course, ayan, may mga magagandang brand naman tayo dito, mga affordable brand. And this area is about mga safety shoes. Ayan, kung nagtatrabaho ko sa anong kahit anong industry na may kinalaman sa safety, sa food, sa mga factory or mga warehouse, ayan, you badly need this one. Parang isa siya sa mga essential na kailangan mong bilhin. And of course, ayan, miss ko ang pandayan. Ayan, nakitang-kita ko yung mga ganitong pan-display nila dito sa area na to. Ayan, pero hindi muna tayo bibili ng mga pan-display kasi shared house muna po tayo. Kung ano muna po yung nakita natin, yun muna po. Okay, ayan, mga $35. Alam nyo, dito ko na-miss. Na in love talaga ako sa area na to. Nung nasa Pinas ako, naghahanap ako ng mga ano, rattan basket para doon sa aking library na basket. Sayang hindi ko na ito may padadala kay Ma'am Ana Marirote. Napakaganda pa naman din. Talagang legit na rattan. Hindi kagaya nabili ko doon sa online shop. Pagkadating sa amin, plastic na rattan pala. Ayan. Sa area na to, yung mga pillows natin, mga carpets natin, napaka-essential talaga ng mga pillows dito kasi malamig po. Ayan, para may kayakap tayo. Kung wala kang kayakap, pillow-pillow lang yan. Ayan, tapos dito yung mga area natin, kung saan yung mga cushions natin, and yan, mga carpet. Dito yung mga lugar na yan, mga pillow na malalaki. Okay? Yun lang. Thank you so much and see you again next time.